Hello mga master, what's up? So yung panibagong araw, panibagong video naman po tayo at ngayong araw ay pag-usapan natin ang tungkol sa armor. So mga masters, kung hindi pa po pala nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe sa ating channel na Master Doll. Malaking tulong na po yan sa akin at salamat sa mga nakapag-subscribe na sa atin. So yun mga master, ang gamit ko ngayon na armor ay itong Chaos Armor. Para sa akin siya yung pinaka-best na armor na gamitin. Kaya kung kayo naghahanap kayo ng armor, mas maganda na itong gamitin. Pero kung wala pa kayong exchange coin na pangkuha na ito, kasi hindi naman talaga siya makukuha ng walang exchange coin, siguro magandang gamitin yung itong White Wing Suit na to. So, ang damage natin mga master, 42,950. Ang HP nasa 15,600. Magic attack ay nasa 10,494. So, yung attack niya mga master, kita nyo naman, nasa 130,000. Pinakamataas. Yun yung basic attack. Kumbaga yung simpleng critic lang mga master, hindi pa sa skill. So, yan, nasa 100,000 to 130,000. Yung skill naman natin, yung FAS natin na skill, yung pinakamalakas na skill, 430 minutes, ano maabot din niya ng nasa 500,000. So, nandito pala ako mga master ngayon sa Sograt Desert, dito sa Sograt Desert 1, kasi nag-iipon ako ng Jellopee. 61 na lang natira sa akin, na ubusan ako, kaya nag-iipon tayo ngayon. So, yun mga master, kung ako tatanong yung pinakamagandang armor ay itong Chaos Armor. So, para ipakita ko sa inyo, itatry natin ngayon, ipag-compare siya sa ibang armor. So, yun, ito yung gato yung armor, kukumpara natin. Kita nyo naman sa attack niya, 42,950, diba? Yung attack niya, yung basic attack, 129 o 130 pinakamataas. Yun, pagbasihan natin yung pinakamataas, 130,000 per tira. Kung dito naman sa White Wing Suit, pero dalawang beses ko na yung na-trans ah. Ito hindi pa to trans, pero level 50. Ito naman dalawang beses ko na na-trans. White Wing Suit, nasa 38,000 na lang mga master yung damage. Medyo 4,000 din siguro yung binaba. Okay, compare ulit natin. Dito sa White Wing Suit, ang damage niya is 38,500. Dito sa Chaos Armor, ang damage ay nasa 42,900. So, nasa 4,400 siguro. So, nasa 400 yung nabawas sa damage. So, yun. Pakita ko naman sa inyo yung damage nitong kapag naka White Wing Suit kayo. Yan. Wait mo, napatayin muna natin itong MVP na ito. Yan. Mabilis lang yan. Malambot lang yan. So, yun mga master. Dito tayo sa basic attack niya. 118 to 117. Yan mga master yung attack niya. 118 yung pinakamataas. Yung skill 350 o 400,000 yung FAS. Fire arrow shower din. Nasa 119-120 yung pinakamataas niya. Nasa 10,000 din yung pinagkaiba mga master. Compare ko dito yan sa Chaos Armor. Kaya talaga para sa akin mas maganda yung Chaos Armor. So yan, diba? 130 yung pinakamataas kasi dito yung 129, 128, 130. Yun yung pinakamataas niya na kit kasi mas mataas din talaga yung attack dito. So malaki yung bigay niyang damage dahil yan dito sa attack percent, 18% mga master. Magic attack 18%, may attack speed din siya kaya talaga yung sobrang sulit, tataas yung attack speed mo, mas mabilis siyang titira at may movement speed pa siya, 24. So yun yung pinakamaganda sa kanya dahil may movement speed siya. Maganda talaga pag may movement speed para mabilis kayong makapunta sa mga kailangan punta. Halimbawa sa farm, mabilis ka makapatay kasi lilipat-lipat ka lang, tatakbo-takbo, konting oras lang yung pagtakbo, makakapatay ka agad. Mas mabilis, mas mabilis talaga yung pag-farm. So paano ba yan makuha mga master? Gumawa ako ng mga tutorial dito dati, pero dito yung exchange coin, armor, tapos dito yan. Ang exchange coin na kailangan niya nasa 500, meron ako 190. So ilan pa ba? 310 na lang. So meron ako dito, papakita sa inyo lang, kunin muna natin to. Ayan, papakita ko sa inyo mga master dito sa ano yan, sa timekeeper weapon costume event, pero naman tayong gacha coin nasa 100. Kung kukunin ko to, makaka 290 na ako
Tapos nasa 210 na lang kung kulang sa akin. Medyo madami, malaki lang. Kaso, ang iniisip ko kasi mga master, one day in 13 hours na lang siya. So, yung mabilis na siyang matapos, one day in 13 hours na lang. Kung kukunin ko siya, baka sa next na event, medyo kakapusin ako. Pwede din sana siguro, kukunin ko to, tapos mag-iipon na naman ako next event. Kaso kung maganda yung sa next event, medyo matatagalan pa tayo para makuha yung main item para sa next event na ganito. So, yun. Kaya, hindi ko muna siya kukunin. Siguro next month na lang. Kapag pangit sa next month, saka naman kukuha ng gacha coin. Kasi dito ko talaga inaabangan sa mga ganitong event. Kaya mo yan makukuha yung gacha coin. Gumawa na ako ng tutorial nito, pero pinapakita ko lang. Pero kung halimbawa, mga master na di kayo makakuha dyan, kulang yung gacha coin nyo, pwede rin nyo rin mabili tong Chaos Armor dito sa stall. Yan, dito master sa stall. Kaso bibihira siya eh, papakita mo. Sa experience ko mga master, minsan ako nakakita, siguro isang beses pa lang nakakita nagbenta ng Chaos Armor. Ang mabilis talaga binibenta dito yung Ago. Wait lang, papakita ko sa inyo mga master. Ito kasi yung tatlo yan eh, yung talagang iniipon ko rin. Itong Ago, itong una nakuha ko na to, Chaos Armor. Itong Ring of Chaos, meron na rin ako nito. At ito talaga yung isa sa pinaka-OP din. Pero hinuli ko na to, pinanghuli ko na to, itong Ancient Gold Ornament. Yan. Kasi, ito kasi mga master, kahit siya yung pinaka-maganda, pinaka-OP, mabilis naman siyang makuha. Kasi, di kagaya nitong Chaos Armor na talagang sobrang bibira. Tsaka itong Ring of Chaos na napaka-bihira din. Itong Ago, Ancient Ancient Gold Ornament, madalas ko to nakikita sa stall. So tingnan natin dito sa stall, hanap tayo dito. Siguro may mga nagbebenta naman dito ng Ago. Wait lang. So yun oh, yun Ago sale offer. Yun 100 million lang mga master, 100 million yung kailangan nyo para makuha to. Level 1 pa lang yan, hindi pa lang yan upgraded. 7% tapos may default stats na 12. So, talagang maganda rin siya mga master na makukuha nyo siya. So, yeah, mabilis lang siya makuha mga master. Kaya siguro pag pagkrap ako ng ganito, gagawin ko, bibili ako ng ganito, tapos ano ko na agad siya, itatrans ko na siya. Kasi mabilis lang naman siya makuha eh. Kaya pinahuli ko na rin siya. So, yun, advice ko na lang sa inyo mga master, mas maganda talaga meron kayong gantong set. Depende lang siguro sa trip nyo, tsaka sa trip ng character nyo. Pero madalas, sa mga players talaga, ito rin yung ginagamit nila. Pero pinaka-importante syempre, para malakas yung character nyo, ito, yung vigilante bow, yung bow ninyo, yung weapon nyo, pinaka-main weapon. Kung sword ba yan, axe ba yan, double sword, ano ba tawag doon, knife ba yan. Dito kayo mag-focus talaga. Ito yung uunahin yung i-trans. So, sa akin, naka 7 trans na ako. 15,000 na yung damage. Sobrang laki talaga. Nasa 15,000 na damage ko. Lahat yan galing sa buong na to. Papakita ko sa inyo. Dito tayo sa, ano, yung nag-aantay na lang ako para sa trans na level 8 trans nito. Yun. Asan ba yun? Yun. Wait, at naka, ano pa siya, nakalock pa siya. At pala di ko ito nilock. Yan, nasa level 7 trans na siya. Ito, trans ko na lang siya ng 8. So, yan, gear trans. Yan yung bow. Yan, 8 ang kailangan yung mga master para sa pag-trans dito sa 8. Pero dapat level 120 kayo dito. So, yun, kulang pa ako ng isa. Yan na lang yung talagang iniipon ko ngayon. Plus 2,000 din to mga master. 2,000 matama, nasa 2,000 din siguro yung dagdag niya. Kaya malaking tulong na rin to pag na-trans ko pa to ng isa. Dito sa ating kinakraft, wait lang, dito sa ating weapon yan, meron na siguro tayong ano, kompleto na tayo ng mga kailangan niya crafting materials. Meron tayong trunk, meron rin tayong sapphire. Kulang na lang natin itong burning bow. Burning bow meron na pa. Kulang na lang pala ito. Dalawa na lang. So, yun. Ito yung day ng kumbat na ngangila ako ngayon ng Jellopee. Kaya nagpa-farm ako dun. Dito na balik pala tayo.
Yan, kikita nyo naman mga master, nagpa-farm lang ako dito sa low level map na to. Nandito tayo ngayon sa, saan ba to? Sa inside Osograd Desert, kasi parang yan si Jellopy, nagpa-farm tayo. Ngayon, nandito na talaga tayo dito sa Tor Volcano. Nagpa-farm tayo ng Jellopy para dito yan mga master, nagka-craft kasi ako nito. Yan, try natin mag-craft. Yun, okay, isa tayo. Yun, isa na lang kailangan natin. Nakakapag-trans na tayo. Kasi isang ganito na lang kailangan ko. Yan, pwede ko na itong i-craft din para sa isa pang Star Crystal. Star Crystal ba tawag dito? Tama, Star Crystal nga. Ito yung Star Crumb. Style ko dito, dalawa. Tapos tinatatlo ko. So, parang malas ngayon. Ah. Tapos isa na lang. Wala na. Wala, hindi nalas. Pero isa lang. Yan, so isa na lang ang kailangan ko mga master. Dito naman sa ating Tree of Darkness. Yan, 319 minutes pa bago makuha natin ito. Matagal-tagal pa. Siguro mga ilang minutes pa ito. Kaya mga 4 hours yun, 5 hours pa. Pero mamaya makukuha na natin yan. At pag nakuha natin yan, kompleto na yan, makakapag-craft na tayo ng weapon na isa pang buo. Yan, at pag nakaraft na natin, pwede na tayong mag-trans pa. Trans 8 plus 2,000 attack. So, yun lang mga master. Salamat po pala sa mga nanonood ng ating mga videos. Kung may gusto po kayong paggawa ng video tutorial, may tanong man po kayo, pwede po kayong mag-comment dito sa ating YouTube channel. So, yun, salamat po sa mga patuloy na nagsusuporta at nanonood sa ating mga master. Thank you very much po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na lang po sa aking channel. Meron din po tayong Facebook page na Master Do, nasa 200 plus pa lang yung ating followers na. So please, sana naman mag-follow din kayo kung may time kayo. Mas madami yung post ko din doon. Dito kasi mga more on tutorial lang. So yun lang mga master. Salamat sa mga nanonood ulit sa atin. Thank you po sa inyo. Yun lang po. Bye-bye.